Good morning, magandang tanghali, magandang gabi, at syempre po, welcome na welcome po kayo dito sa Papong TV. Sa mga nanonood po sa atin, sumusubaybay, tumatangkilik po ng ating mga vlogs, relationship, ang ating Michael Jackson story, syempre nakasama natin siya at naging kaibigan natin siya, wherein sinishare nga po natin yung ating experience nung nakasama natin po siya noong 2005-2006. Maraming maraming salamat nga po pala sa inyong lahat. At syempre po, kung bago po kayo sa ating channel, huwag niyo po kalimutang mag-subscribe. At syempre po, paki-like, paki-share, at paki-hit niyo na rin po yung notification bell para po updated po kayo sa mga ina-upload po natin, which is lagi naman po tayo nag-upload every other day halos, no? So, yun, maraming maraming salamat po. Pero bago pong lahat, syempre mga utol, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun, no? Kapatid, ito sigurong video na to, ito na po siguro yung pinaka halos most requested. Kumbaga, ang dami pong ano, ang dami pong nagsasuggest, ang dami pong nagsasabi na paano ba natin gagawin yun, paano ba natin malalabanan or mawawala yung ating insecurities, magkakaroon tayo ng self-motivational talaga na confidence. Kumbaga, very strong, dahil lagi natin sinasuggest, lagi natin sinasabi yung be confident at dapat po meron po tayong mental strength. Ang tanong naman po, paano yun, di ba? Kasi alam nyo, nung bata po tayo, nung tayo po yung mga, lagi nating naririnig yan, lagi yung pinapayo sa atin, huy, kailangan dyan malakas ang loob mo, kailangan dyan buo yung loob mo, yun nga, kailangan may diskarte ka. Pero lagi natin tinatanong, paano namin gagawin? O di ba, hindi naman po instant yan na kailangan magkaroon ka kagad ng confidence within 24 hours. Kailangan po yan binibuild. Ha, pero halos lahat naman po ng tao, especially yung mga tropa natin dyan, meron na po sila niyan. Kaya lang, kailangan lang po nating enhance, kailangan lang po nating ilabas. O, di ba? So, nandito po si Papong TV para bigyan po ng kasagutan niyan. Ayun. So, huwag na po natin tagalan at bigyan na po natin ng countdown. Ayan, okay. Unang-una po dyan, syempre, yung tinatawag din ng hold your grounds. Kung baga yung mga lalaki kasi mahilig yung territorial yan eh. Kung baga hold your grounds. Ito po yung grounds natin. Pag meron po tayong kaharap na babae, kausap na po natin siya, kaibigan natin, nililigawan, or crush natin, no? Kailangan po dyan, hold your grounds. Kumbaga laging pag, for example, may binati siyang positive things sa'yo. Kumbaga huwag mo ibalik sa kanya. Hindi yung laging, pag nagbigay siya ng compliments, tanggapin mo ng maayos, be confident. Ipakita mo sa kanila na ikaw yan. Kumbaga ako to. Palimbawa po, binati niya, like for example, alam mo, cute yung dimple mo ah. O diba, binati niya ganyan. Siyempre, ang sasabihin niyo po dyan, hindi po yung tipong, o ikaw din, mas cute din yung ano mo, yung dimple mo. Huwag niyo pong gawin yun. Tanggapin niyo po yan as a compliment para ipakita niyo po na kayo po ay very, very confident sa itsura niyo at sa kalagayan niyo. Pwede niyo pong sabihin simpleng-simple, ganito lang po. Salamat po. Tanggapin niyo. O diba, tanggapin niyo. Yun po yung isa. Number 2 mga utol, kapatid, ang katotohanan niyan yung sa number 2 natin is napakarami nating negative qualities. Ang bawat individual po, especially mga lalaki, napakarami niyan. Siguro kung bibilangin natin, hindi kaya ng daliri. Napakarami. Pero yan po is hindi natin dapat ibinubulgar. Hindi natin isinishare sa kanya. Although nakaugalian natin kung minsan, especially pagka gusto natin magpasikat, gusto natin palalimin yung kwento, istoryahan ng kaharap yung babae, lagi natin sasabihin niyan, alam mo, in reality, sensitive ako. Alam niyo po, umiiyak ako. Ako sa totoo lang, isa ako sa mga guys na iniiyak lang talaga yung mga babae. Minsan nasasabi natin ganyan, pero hindi na po pala pwede yun. Dapat po pala talagang itinatago na natin yung mga negative qualities na yun. Kasi, sasakay sila, makikipagkwentuhan sila sa'yo. Ngingitian nila yung kwento mo, pero at the back of their mind, pag sila po ay nag-iisa at nag-iisip na po kung ina-analyze na po niya kayo, is nagkakaroon na po ng konting conflict dahil naiisip na po niya yung mga negative qualities niyo. Hindi po maganda yon. Kasi kung gusto po natin i-project na tayo po ay positibo at tayo po ay confident, kailangan hindi po natin nababanggit yon, mga kapatid. Ayun ha. Ito pong number 3. Nagagamit po to sa maraming paraan. Sa sports, sa school, sa competition, lagi pong nagagamit yan. Lagi po tayong advantage kung meron po tayong advanced research. Kumbaga, nakapag-research na po kayo, inalam nyo na po yung pwedeng mangyari, yung mga bagay na pwede niyang itanong sa'yo, yung mga hilig niya. Dahil yung advantage na yun, lamang na lamang ka na eh, di ba? Kasi kadalasan dyan, alam natin yung isasagot natin. Like for example, meron siyang itinanong, o yung mga topic na gusto niya, is, naka-premera ka na. Alam mo na yung gagawin mo dahil you made your own research. At syempre po, pinag-aralan nyo na po yung pwede niyang itanong. Pwede naman tayo magtanong-tanong eh. Alamin lang natin ng konti, sandali.
sino ba talaga tong girl na to sa mga kaibigan niya. Obserbahan nyo kung anong klase ang mga gusto niya. O di ba ganun lang naman po yun eh. So advantage po kasi yun pag meron na po tayong alam. Brothers, number 4. Utol, ganito yan eh. Misan, importante rin talaga to. Hindi lang natin napapansin. Get up. Kumbaga yung get up, depende naman yan kung ano yung tipo ng babae. Kaya lang yung pagsarili natin, dahil ang pinag-usapan po natin dito, yung pag-build ng confidence. Ngayon, pag-build po ng confidence natin, kung ano yung sanay tayo, kung saan yung very, very confident tayo. Yung iba niyan, di ba, nagsusuit. Kahit hindi bagay sa kanila, pero dun sila confident eh. Ang usapan kasi rito is yung pag-build ng confidence mo, ng self-esteem. Walang insecurities. Kasi, halimbawa, kung sanay kang nakapolo shirt, gawin mo. O di ba dahil yun yung magbibigay sa iyo at bubus sa iyo ng confidence, gawin mo. Dahil ang pupuntahan mo is pakikitaan mo ng confidence. Siya pakita mo talaga. Alam niyo po yung pabango. Yung pabango, design siya. Design siya to build confidence sa totoo lang. Hindi lang siya basta amor or basta meron siyang tawag dito, mga qualities na pwedeng maging hygiene or pwedeng bumango ka, di ba? Pero sa totoo lang, design talaga siya to build confidence. Iba ang pakiramdam ng isang lalaki pag nakapabango siya, especially kung paborito mo yung pabango, nakaisimiyake ka, for example, no? Alam niyo po, iba yung confidence. Pag kayo ay, kahit halimbawang pumunta kayo sa girl, tapos parang medyo nawawala na yung amoy, di ba? Pero at least, iba po yung binigay sa inyong confidence noon. Iba yung lakas ng loob. Nakakatulong po yun. Number 5, fear of loss. Kadalasan po kasi ito dapat nating alisin. Dapat nating pag-aralan. Alam niyo mga kapatid, madalas takot tayo eh. Pero kung tutusin, bakit? Hindi na kailangan. Kasi nga, bago pa tayo pumunta doon, kailangan po, inayos na po natin yung ating principles at mindset. Like for example, alam nyo, ito ako eh. Ito na yung narating ko. May career. For example, ikaw po ay naging successful na sa maliit na bagay. Pero pupunta ako doon, kakausapin ko siya, liligawan ko siya. Pag ako po nireject niya or binigyan po niya ako ng negative reaction, hindi po niya ako kayang baguhin kasi ako na po to, pinaghirapan ko na to. Dapat yun po yung mapupunta o ilalagay po natin sa ating mindset. Kasi doon po tayo natatakot eh, takot tayo mabusted. Bakit naman? Dahil pag nabusted nga tayo, ikangani pa akong TV, mas maganda rin sa ibang banda kasi nga meron tayong another formula na pwede nating gawin. Hindi naman yan forget na reject ka na is okay, ito na yung end of the world. Kumbaga wala na talaga lahat ng karir ko, lahat ng buhay ko, sira na, hindi ko na kaya pong ipagpatuloy. Hindi po ganoon kasi po, dahil kahit mabusted po tayo, meron pa po tayong formula na pwedeng gawin. Kasi normal lang naman po yan eh, baka po hindi pa po enough yung interest na naibigay natin, kaya po tayo na-reject. Pero syempre, meron po mga paraan. Kaya dapat yung po yung mga nasa isip natin, alisin po natin yung fear of loss para meron po tayong mabigat na confident, strong po tayo pag humarap tayo sa kanila, may papakita po natin. Kasi sa totoo lang, sabi ko nga po, nararamdaman po ng babae kung tayo po ay mahina, kung tayo po ay natutorpe, kung tayo po ay nahihinaan ng loob. Parang ganito, kung tayo po ay takot, kung takot po tayo, ramdam na ramdam po yan ng isang girl. Dapat po makita niya na hindi kayo takot, kaya niyo po siyang dalhin kahit saan, kaya niyo po siyang alalayan, kaya niyo po siyang i-guide. Meron po kayong strong personality. Number 6, total makeover. Kumbaga yung total makeover, hindi masyadong binibigyan ng attention eh. Pero actually, ang dali natin gawin kasi in control tayo dyan. Like for example, gupitan natin yung mga kuko natin, napaka-importante po niyan. Linisin po natin yung ating mukha, mag-ahit po tayo ng maayos, magpagupit po tayo. May mga bagay po tayong pwedeng gawin which is napaka-importante po to build our confidence. Kasi kung alam natin yan, kahit hindi niya pansinin, at least sa sarili natin, nararamdaman natin. Nararamdaman natin yung confidence dahil alam natin, perfectly, nag-makeover tayo, maayos tayo, nag-bulot tayo ng kung ano-ano. Di ba, napaka-importante po niyan eh. Lastly po, sa build ng confidence, program. Kung baga, umupo po tayo, mag-focus po tayo, pag-isipan natin mabuti lahat-lahat ng mga bagay niyo na mahina sa atin. Kasi hindi natin kailangan baunin. Kasi isipin lang natin, once in a lifetime journey, kalimbawa, itong babaeng to, gustong-gusto natin na makilala, gustong-gusto natin ma-achieve. So bakit ka pupunta doon na hindi ka confident? Anong meron, di ba? Parehas na naman po kayong tao. Halimbawa, kahit pumunta ka doon, siya din po ay nahihiya din. Siya din po ay nag-a-analyze din. Siya din po ay normal din na tao, katulad nyo. So mas maganda po, focus at i-program niyo po yung sarili niyo na hindi po dapat kayo matakot. Kasi nga, hindi naman po tayo mahina talaga eh. Lahat po tayo merong mga sarili-sarili nating confidence. So kailangan lang pong lumabas yun. 'Di ba?
So yun nga po, i-discuss po natin yung confidence, no, para kung paano siya ma-build. Actually, lahat po ng tao, normally, ang tagal-tagal niya, nabubuhay po tayo sa isang box. Parang isang box yan eh. Nangyari din po sa akin before. Kumbaga, lagi parang trap ka dun na nandun ka sa comfort zone mo. Kumbaga, hindi ka gumagalaw. Kunyari, kumikita ka ng konting halaga, o kaya nag-aaral ka, kumakain ka ng masasara, basta comfort zone, nandun ka. No? So, gustong-gusto mo lumabas. Gustong-gusto mo labanan yung comfort zone, yung mga nararamdaman mo ngayon, pero hindi mo alam kung paano mo gagawin. Pero gustong-gusto mong gawin ang isang bagay, kaya lang, okay lang, kasi komportable na naman ako eh. So, ang dapat po para gumaling po at matapos po natin yung mga ganyang klaseng suliranin, dapat po pinupuntahan at nilalabanan po natin yun at ginagawa po natin yung mga bagay outside the box. Kumbaga, dati po kasi ganito yan eh. Dati po kasi involved po ako sa basketball. Hindi po tayo matangkad, kaya lang napakahilig ko po talaga sa basketball. Nagtitrain din po ako minsan. Ngayon, gustong-gusto ko pong mag-coach ng basketball. Pero hindi ko alam sinong kukuha sa akin. So nagkaroon po ako ng pagkakataon when I was in Bahrain. So nagkaroon po ako, hinandle ko po yung mga ibang lahi, tapos yung magagaling pong Filipino players doon. Kinoach ko po yun. Pero actually, naging maganda yung result. Nag-champion po kami ng twice in a year. Nanalo po kami ng best team. Nag-champion din po kami sa Inter Hotel. So kumbaga, nagawa ko po yung bagay na natatakot ako dating gawin. So iniisip ko parang hindi ko kaya kasi alam ko lang yata pang kalye-kalye lang. So nagawa ko rin yun sa Intercommercial. So kumbaga, nagawa mo yung bagay na kinatatakot mo outside the box. So yun nga, gumaling na hanggang nag-improve ka na, di ba? So ganun po dapat ang gawin natin. Kung meron po tayong kinatatakutan, dapat po gawin natin yung mga bagay outside the box. Yun po yung tanging medicine at gamot doon na kung sakaling masurpass nyo, tataas po ang confidence level nyo. Really up to us. Kung talaga nasa atin talaga, kung gusto na ba nating simulan at makuha yung benefit na yon or ayaw natin. Kasi kung hindi natin sisimulan ngayong araw na to or mismo ngayong oras na to, hindi natin makukuha yung benefit. Diba? Maghihintay tayo ng next year kung gusto pa natin next year natin simulan. So kailangan ngayon na po natin kunin, ngayon na po natin gawin. Nandito naman po yan, malakas talaga loob natin. Gawin lang po natin para po makuha na po natin, ma-reap na po natin yung reward at mahawakan na po natin at pakuha na po natin yung benefit. Lastly, huli na po talaga, bibigyan ko kayo ng maliit na story. Scenario lang po para maintindihan natin yung kung ano man yung sinasabi nating confidence. Okay, like for example, yung confidence kasi meron daw yung disadvantage. Yung confidence daw po kasi is parang lalabas daw po kayo na masamang tao. Kumbaga, hindi naman sa masamang tao, over a nice guy. Kasi nga yung nice guy kasi mapagbigay, mapagkumbaba, kumbaga malumanay. Yung confident kasi, di ba, parang manly yan eh. Di ba, kumbaga parang agresibo kung tutuusin. At maprinsipyo yung mga tipong ganun. So, ang difference daw po niya, minsan nagbumuka kayong negative over sa napakabait na tao, napaka-anghel na tao. Ngayon, tanong, Robin Padilla, kinuwento ko na dati before sa aking lumang vlog, Robin Padilla over Agamulak. Kasi di ba Robin Padilla, siya yung bad boy? Agamulak siya yung nice guy, yung very nice guy. Boy next door, kung matawagin, di ba? So ngayon, si Robin Padilla, napaka-confident niyan. Yung Agamulak naman, boy next door. Kumbaga, cute, di ba? Napaka-pogi. Kung tutusin, tatanungin ko kayo, sa dalawa, sino pong i-entertainin niyo at gusto niyo makadate? Di ba? Yung qualities ng Agamulak nandyan. Pero bakit ang gusto niyo harapin yung Robin Padilla? Bakit? Lalaking lalaki, di ba? Ayun, ang tanong nga dyan, ito yun. Lalaking lalaki, bakit yung mga bad boys sila yung nagkakaroon ng napakaraming girlfriend over sa nice guy? Kasi nga po, yung bad boy, sila yung nakakakuha ng mga girls kasi sila yung manly. Sila yung lalaking lalaki. Pangalawa, maprinsipyo. Ang dating nila eh, grabe. Kumbaga yung mga principle nila parang kaya nilang i-handle, kaya nilang dalhin. Pangatlo, mas honest daw po yung bad boy. Kumbaga yung mga lalaking lalaki, yung mga masasamang angulo, mga ano, aura ba yun? Sorry, aura. Sila po yung mga honest. Kumbaga honest yung dating nila. Pag sila humarap sa isang babae, pag nagsalita yan, sigurado honest. Kumbaga parang totoong-totoo sa sinasabi nila over dun sa nice guy na parang nagpapatwitams at parang paligoy-ligoy, hindi sigurado. Kaya nga po yung mga bad boy, sila po yung nakakakuha ng mga girlfriend kaagad over sa nice guy. Hindi ko naman po sinasabing mag-violente tayo at maging bad boy po tayo.
Meron pong mga protocol yan at meron pong mga pinagdadaanan at tamang mindset. Example lang po yun para maintindihan natin. O, yan. O, mga utol, ha? Salamat nga pala. Okay, sinabi ko kanina, ha? Pasubscribe po sa Papong TV para mayakap ko naman po kayo at marating ko po yung mga gusto kong tulungan. Maraming salamat po. Supportahan po natin ang mga Pilipinong YouTuber at syempre po lahat ng kaibigan ko po sumusulat. Maraming salamat po sa inyo from the bottom of my heart. YouTuber na Pilipino, huwag po natin pababayaan. Alalayan po natin lahat. Papong TV, maraming salamat. Ingat po kayo.